Hi guys! Ayan, hatid muna ko rin sa dentist ko. Finally, sumagot na yung kala dentist niya, ko. Kala niya yata, ko siya na mag-commute. Sabi ko kasi okay lang naman mag-commute ako para wala rin hassle. Tapos sunduin na lang nila ako. Kasi mamaya, pupunta ako ng SM. So, pupunta kami ng SM later. So, ayun, tawag dito. Pupunta muna ako sa dentist. Yung dentist ko, talagang 2 weeks na sila sumagot. Kinabahan ako. Akala ko na nangyari. Pero buti na lang makapagpalit na ako ng rubber kasi last month di ako nakapunta dahil nagpailong ako, di ba? Tapos ang daming ganap. Dapat every katapusan talaga ako. Kaya lang, ayun nga, nagpailong ako. Tumiming na nagpa-hiko ako. Ayun. Tanim mo kay doktor ako okay na ipin ko. Oo. Apat ka. Sige. Apat ba yun? Anim. Check ko, tatanong ko may kay doktor. Papais ko sila may ipin niya. Para maganda na ipin niya soon kasi maliliit ang ipin ni daddy. Sabi ko sa kanya, kesa yung LASIK muna, kesa LASIK, yung ipin niya muna, mag-invest muna kami kasi yung LASIK baka naman may kasi yung LASIK naman kasi baka may makakuha pa kong extra. Oo, may baka sa work niya kasi. So sabi ko, ipin muna kasi investment, tsaka yung mata naman niya kaya naman yan ng salamin muna for, pero ipin kasi di ba ang ganda, nag-inaiiba kasi yung feature. Siyempre gusto ko the best din kay daddy, gusto ko mas ma-enhance yung kanyang face, so kung ano magpapagwapo pa lalo sa kanya, yun ang sinasuggest ko sa kanya. Kaya sabi ko i-priority niya yung ipin niya kasi yung mata niya LASIK andyan na, pero ipin kasi niya di ba maharap siya lagi sa malala pag may mga presentation siya na masabi di ba na on cam o kaya on site ganyan, so maganda, presentable siya. Siyempre, all the best para sa partner mo. Alam mo naman yung para sa kanya, sa kanila, di ba? So, ayan, pupunta na ako. Malapit na ako sa dentist ko. Siya, ayoko ko sa dentist, eh. Doon muna ako kay Rowan sa tattoo shop. Sige, doon muna siya. So, ulitin na lang, guys. Guys, ayan, balik na naman ako dito sa ganito. Medyo masakit kasi nag-adjust yung ipin ko sa part na ito. Kasi nga, 1 month ako hindi nakarating. So, buti na lang din. Tawag dito, si Doc is, sabi niya talagang sa disease sa mga ganyan. Sabi ko kasi hindi ko naramdaman yan before sa dati kong dentist. Kasi parang wala pag nagpapa-adjust ako before. Wala lang. Ngayon talaga nakikita ko yung changes. Chill lang. Oo. Ngayon talaga nakikita ko yung bago ng ipin ko. At least may plano daw siya sa ipin ko na babawasan niya ganyan. Kaya siya nagko-comment sa akin pala dun sa about sa ipin ko. Siyempre, ayoko nang pangunahan yung dentist ko. For sure, alam naman niya yung gagawin. Kaya nga sila... But ano ba sinasabi? Kasi daw parang paayos ko daw sa ortho something daw. Yung pasing pag-bite ko. Eh, hindi pa nga ito tapos. Ang braces, it takes 2 years to 3 years. Depende sa ipin mo. So, alam ko naman. Hindi ko alam kung concern dentist, ba. Dentista ba yung... Hindi ko nga alam eh. So, lagi siya nagko-comment about sa ipin ko. Eh, like, ako, sa nakikita ko, malaki yung changes talaga compare sa before. So, syempre, kaya nga tayo nagpapa-dentist. At alam niya. Specialista yan. Oo, mabuti kung hindi nagko-comment sa akin dentist, di okay lang, di ba? Kung hindi mamaru naman lang. Dentist, baka mamaru lang. Papansin. Kasi paulit-ulit siya ng, basta yung ano ka daw, sa ortho na daw. Ha? Nakakatawa na lang. So, antay na lang baka natin. Baka kulang lang sa pansin, dapat kailangan matiin sa vlog or yan. Or baka kasi nakikita niya gumagana na ipin ko. Kasi ako nakikita ko talaga yung process eh, yung progress ng ipin ko. Alaka talaga ng changes. And siguro, nagmamarunong kasi hindi pa siya nakakapag-braces. Siguro bago mo ako punahin, tingnan mo muna yung ipin mo or patingin ang ipin mo, pa-check dun sa, send mo sa akin sa Instagram, tingnan natin kung ano. Kasi ako, syempre, common sense, kaya nga tayo nagpapa-adjust every month at iba-iba tayong, iba-iba yung galaw ng ipin natin, depende yan. Basta ako, tiwala ako sa dentist ko, tinanong ko si Doc kasi gusto ko na rin, sabi ko matapos, sabi niya, hindi ko pa masabi yan ma'am kasi depende yan sa galaw ng ipin mo. So, it takes time talaga. So, huwag na tayong magmarunong masyado bago natin punahin muna yung ibang yung kapwa natin. Check muna natin yung sarili natin kung baka, kung sino sa atin yung mas kailangan paayos yung ipin. Kasi alam nyo, kung ang logic lang dyan, katulad ko, naka-braces ako, naka-dalawang dentist na ako, nakita ko yung difference. At ako, pag nakakita ko ng mga naka-braces na hindi masyadong okay yung ipin, hindi ako nangingialam. Kasi alam ko, it takes time din talaga yan. At tiwala ka sa dentist mo, kaya ka nga nagpapa-dentist kasi gusto mong paisip mo. At pagkatiwalaan mo yung dentist na pinili mo. So, ako, hindi ako masyadong mangingialam kasi alam ko na dapat pagkatiwalaan yung dentist niya at kahit anumang ipin yan, di ba? Pero mahirap yung parang hindi pa tayo nakaka-experience ng braces tapos or hindi pa maayos yung ipin natin. Mas marunong pa tayo doon sa nagpapaayos ng ipin.
Tsaka tignan niyo yung smile ko ngayon, oh, ibang iwan sa compare naman before kung mababalikan yung ipin ko. Kaya sa akin nakakatawa lang dati, na. Dati plastic yung smile, ngayon mukha na natural. Oo. Yun. At least ako talaga, tsaka priority ko yung ipin ko rin talaga. Tsaka wala, wala na yung investment talaga kasi nasa face mo yan. Tsaka ipin din, isa rin yan sa nagpapa-ayos ng face natin. Tsaka yun nga, kasi walang pinagkaiba yan kung masaya ka sa sarili mo, hindi ka mamumuna ng something sa ibang tao. Parang ganun, so sana mahanap mo yung peace mo na hindi ka na upload ko hanapan pagka didiskitahan mo yung ipin ko. Bahala ka dyan. May nakakatawa lang, naalala ko lang kasi last time nag-comment na naman siya nang gumarunong ng ortho-ortho pala siya. Hindi lang siya dentist. O yun, ngayon gawin mo pag napanood mo to, harap ko na salamin sino ba ang kailangan sa atin ng talagang sino ang dapat magpaayos talaga ng ipin sa atin, di ba? Kasi kung may experience ka dyan, alam mo yung process, di ba? But anyway, pupunta na kami ngayon sa SM South Mall. Tapos, ay, maglalaro kami ni Hugo. Ako magta-try ako ng something. Ano, mag-drive ka rin, ko rin. Driver na ako dito. Ano pa ita-drive? Ay nako, okay. Okay lang yan, minsan lang naman. Ayun, lakad na kami doon. Magta-try na kami ng mga ride. Woohoo! Sakit na ipin ko sobra. Fix it, ma'am. What? There?
Yung zip line? Oh, zip line. Okay. Sakit ng ipin ko, bad trip. Yeah, that's it all again. Yeah. I'll buy ticket first. Yeah. Climbing, yeah. You need to climb. But the climbing is the last. You need to finish it all again, okay? Go, 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 go. Go, buddy. Request niya ngayon, pepperoni pizza. So, ayan, sa kanya lang yung buong slice kasi kaila mama may mga food at ang sakit talaga ng ipin ko. Be, buti meron dito. Sobrang sarap nito, guys. Yung caramel ice cream ng Burger King. Thank you so much, Daddy. Mabilis lang mag-melt, no? What? Mabilis lang mag-melt. Siya lang nakaubos ng isang pizza ng SNR. Tapos na, finally, after ilang oras, mga 1 hour lang naman, mga ganyan. Guys, pauwi na kami. Pupunta muna kami kila mama kasi masarap yung tawag dito pasta niya. Kaya pala masakit yung ipin ko, guys, kasi last time natanggal yung bracket ko sa dulo. Hindi pa nilagay ni Doc, pina-stay niya muna. Kaya pala ngayon parang masabarang sakit na nag-a-adjust talaga siya ng bongo kasi nga nalagay naman. So, ipin ko, nahila eh. Ang bilis pa naman ng ano, ang bilis pa naman mag-adjust ng ipin ko, sobrang bilis. So, kaya nagre-react agad siya, so yun lang. Pero mamaya, tatry kong kumain ng pasta. Alam mo ba yung nag-grocery kami ni mama? Huh? Pinapili ko talaga kay mama yung, ano ba tawag, penny ba yun? Penny pasta. Kesa dun sa usual na, talaga para maiba naman, so buti nakinig siya. Kaya lang dalawang, ang lang dami niyang, dami ang lutong pasta. Yep, marami yun. Bumibili naman sa SNR. Okay, later na lang ulit, guys. Pakita ko pala sa inyo yung tattoo ni mama. Pati yun nga. Ngayon papakita eh, nagbabalat na. Eh, ganyan talaga. Ay, oo, ang ganda. Ganda talaga. Dapat ibigay mo pagtapos na yung kill. Yung tattoo bakit lang. Bakit ba? Ngayon ang realidad eh. Ano pa, aesthetic? Ito yung ano ko, pinaayos ko. Ito yung pinaayos niya. Tapos ito. So wala tayong paki sa mga hindi makakaintindi. Ayan.
So, diba, wala kaming pake kung sa tingin nila hindi pa maganda. Alam mo naman yung realidad na sa healing process pa naman siya. So, ayan. Ayan natin lang. Wow, ganda, diba? Oh. Eh, suso ko naman yan. Okay lang. If you have it, flaunt it. Ang sakit na ipin ko, pero ako nakakain ako ng konti. Pero kasi, yun nga, yung sa part na to, sa dulo ko dati wala yan. Pero, ayun, ngayon, buo na. Tapos, ay, ganun na na to. Ay, yung sakit, Trevor. Bakit? Ano yan? Wait lang. Hindi nakaharap sa akin ngayon. Ah, nakaharap sa akin to. Ayan na, is ko yung lipstick.